Nagpahayag ng pasasalamat sa Department of Interior Local Government o DILG Secretary Benhud Abalos sa mga opisyal ng pulis dahil mayorya sa mga ito'y tumalima sa panawagan na courtesy resignation. Ang matapang na panawagan na ito ni DILG Secretary Benhur Abalos ay bunsod sa nahuling malalaking droga kung saan lumalabas sa imbisigasyon na may mga malalaking tao ang nasa likod nito. Kabilang na ang mga opisyal ng pulis, ayon kay Abalos. Sa mahigit 900 mga opisyal na kinabibilangan ng mga general at colonel, 11 na lamang ang hindi pa nakapagpasa ng courtesy resignation. Ako'y nagpapasalamat because out of 953 na generals at colonels, so far, ang nagpasa ng resignation is about 942. So 11 na lang. Of the 11, 8 ay retiring, which is understandable, at 3 are colonels, no? So yun po ang ano, at ako'y nagpapasalamat rin sa mga nagpasa ng resignation and of course sa mga sumuporta po rito, no? Ipinaliwanag ni Abalos na kinakailangan gawin ang nasabing panawagan at apila dahil sa kritikal at sensitibong posisyon ang hinahawakan ng mga pulis opisyal, bagamat maliliit ang porsyento lamang ang naugnay sa illegal na droga. So napaka-critical na importante mawala sila. That's why may panawagan itong resignation na ito. At gusto ko lang hong sabihin na ito iilan lamang, less than 4%, no? Kasi syempre yung imahe ng kapulisan ang importante dito. Iilan lang po yan, but again, they hold very critical and sensitive positions, no? Kaya kinakailangan pong gawin ito. Tiniyak naman ni Abalos na hindi madadamay ang mga inosentong kapulisan sa pagpapatuloy ng kanilang krusada laban sa mga pulis opisyal na sangkot sa illegal na droga. Aniya, pag-aaralan pa ang kaugnay na recruitment ng mga pulis kung ano ang maaaring gawin upang mas lalong masuportahan at mapabuti pa ito. Tinitingnan din aniya ang batas kaugnay sa Philippine National Police kabilang internal affairs ito kung ano ang pagkukulang na dapat masolusyunan. Samantala, sa kanyang pagbisita sa Mali Town Fest sa 2023, ay pinuri nito ang mga rehiyon na halos lahat ay sumunod na kagad sa kanyang panawagan. Nagpaabot din naman ang pasasalamat sa Benmali Mayor Pete Merera na sa kabila ng busy schedule, Secretary Abalos ay nagawa pa rin itong bisitahin ang fiesta ng Benmali. Despite na alam natin na ang kanyang hektik ang kanyang mga pinupuntahan, marami siyang dapat na atinan. So pinagbigyan pa rin ng ating bayan Benmali na sabi niya, kauna-unahan na pupuntahan niya ang bayan ng Benmali dito sa Pangasinan. Kasama rin sa dumalo sa taong piyesta si DILG Yusek Felicito Balmosina na mismong nagturo sa barangay official upang maitaas pa ang pamantayan ng kanikanilang barangay at ang kalidad ng serbisyo ng mga ito. Kaugnay naman sa nakitang problema sa barangay, ayon kay Balmosina, dapat mabawasan ang pamumulitika upang hindi maapektuhan ang paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Kapag ang politika ay malakas, medyo nadi-divide at yung mga serbisyo ay bumabagal. Halimbawa na lang doon sa pagpapa-approve ng mga budget nila, kailangan walang personalan. So dapat maging isa lang ang standard natin. Dagdag pa ni Balmosina, ang pagbibigay ng solusyon sa national problem sa food security ay dapat hindi lamang iasa sa Department of Agriculture or DA, kundi suportahan din ito ng DILG. At yung MC na inilabas ng DILG sa pangungunan ni Secretary Abalos ay pagtanimin ng mga gulay, fruit bearing, mga niyog, bakawan, kawayan, hardwood, pati yung mga medicinal plant. So, yung lahat na yan, sagot sa kagutuman, sagot sa kahirapan, sagot sa kalusugan, sagot sa kalikasan sa climate change. So talagang ito na yung panahon na magamit natin ang barangay. At pag yan ay napasunod namin, magkakaroon na ng solusyon yung food security. Pahayag pa ni Balmosina, mawawala ang problema sa pagkain kapag ang mga sinasakupan ng 42,000 barangay ay magkakaroon ng konting sipag sa pagtatanim, sa tulong na rin ng DILG sa pamamagitan ng pagbuo ng monitoring team. Para sa Pilipinas Kung Mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.